Okay, mag-start po tayo ng setting ng hydroponic. Kailangan natin ng PVC. PVC pipe. Ito yan. Tanggalin mo yan doon. Yan yan, haba niya, no? Yan. Hindi ko makita haba. Yan. 8 feet po yan. Tapos, lalagyan nyo ng cover bawat dulo para hindi mag-leak yung tubig, no? Hindi mag-leak yung snap solution. Yan o, ganyan po o. Yan o. Para malamig, tubig. Para hindi siya uminit. Hindi, lalagyan mo ng ano yan sa bawat dulo, di ba? Para hindi dulo, para hindi nag-leak ang tubig. Kasi po sayang yung snap solution, tatapon lang. Tapos lalagyan natin itong insulation. Lagyan mo nga dyan sa ano? Insulation po yan para... Ayan. Para madali, para hindi po mag-init. Kasi pag sobra po init, umiinit yung tubig sa loob, yung solution. So, namamatay ang ugat. Kaya nilagyan lang po nito. Pero kung setup nyo nasa loob ng, ano, kahit wala na insulation. Kasi nasa labas po. So, ito po bagong ano, nililinis na lang kasi pinanggalingan na ng tanim dati. Yan, nililinis na po siya. May existing dati. Dati. Tanggalin lang natin yung mga debris na cockpit. Yan. Okay na po siya. Yan po ang kailangan natin. Kung gusto nyo naman, sa styrofoam. To. Pwede rin po kayo mag-setup dito. Yun. Kung alin po ang kaya nyo, affordable. Mas mura daw po. Alin mas mura dyan? Na setup. 550. Ito, mura. 300. Mas mura po itong sa, ano, sa styrofoam. Tapos, lalagyan nyo po ng ganito. Ito. Ano to? Styrofoam cup. Styrofoam cup, no? Ayan o. Ganyan o ginawa niya. O binutasan. Tapos, siniwaan ng mga gilid. Yan o. Doon lalabas ang kanyang ugat. Para sa ugat yan. At ang butas po niyan, kasyang-kasya lang sa hindi lulusot yung styrofoam cup. Tulad nito. Sandali po. Seset natin ha. Yan na po. Wala na po laman niya. Malinis na. Ito styrofoam cup po. Hindi siya lulusot sa ilalim. Yun. Yan o. Ganyan, oh. Ganyan, oh. Para yung ugat niya, isi-trip ng nutrient. Yan, ah. Yan ang setup niyan. So, pero ang ano niyan, yan. Halos level naman po siya. Tingnan nyo, ano, pwede na yata. Kasi kapraso lang. Kapraso lang yan. Ay, hindi. Diyan pala. Ito ay tataas. Ay, hindi. Ito ay bababa. Tama dyan. Dyan tataas dyan. Ay. Mataas dito eh. Ayan. Ako dito. Ah, dito. Dyan yung tataas. Hindi. Dyan. Ayos na. Ayos na. Pwede na. Ay, naku. Nawala yung ano ko. Level na po siya. Hindi ko na ipakita yung ano. Ito po yun. Ito kasi yung luma ng nakikigulo. Tatanggalin na rin po ito. So, yan na isa sa PVC. And styrofoam. Mas mura daw dito. So, lalagyan niya ng snap solution kalahat dito. Ganyan magiging forma niya, no? Ayan, ganyan. Tapos dito yung kalahati nito ang snap solution. Kalahati nito. 20 liters siya, 20 liters daw. Kasi ang ginawa natin, binawasan natin to para sumahit kaagad yung baso sa tubig. Kasi kung mataas, maraming tubig ang kukonsumo. Yan.
Yan. Dati po din taas to eh. Ganun yan eh dati. Natin ng 1 inch may git. Ngayon. Para ayan na o. Sa side na yung dito. Hanggang dito lang. Ang tubig nyo ha. Dyan lang. Mga half inch lang para hindi malunod. Ayan. Malulunod kasi pagkaso. Ganun din dito sa ano. Sa yan. Sa pipe. Ayan. Ka-set up na po ito. Ngayon. Naka-level na siya, secure na ho natin ito para hindi umiikot, para hindi matatapon yung halaman at saka yung solution. Ayan o, yung wait po, ayan o, itong cup, ganun din siya. Ayan o, ang tubig niya gandun din. Gandun din yan. Kaya pag nakaganyan yan, tubig ng ano, kalahati lang ng tubo yan. Dalik naman natin sa napon. Ngayon, kailangan sa ulit natin kasi mahal ang solusyon. Baka tumapos na wala na ang dito. Yan, ito po, ano, mixture na to. Nang dati na ipakita na namin sa vlog yung ano eh. Pag may mix na, snap solution. Ano yung, ano na, equivalent? 16 liter. Eh, kung ano mo yan? 40. Yung takip, yun? 1640. 16 liters ng tubig. 16 liters ng tubig. 40 ml ng solution. Solution ml. Ano yung ANB? Kailangan po ito malinis yung ano yung tubo para walang contamination. Yan. Kasi kung hindi nyo nilinis may gitong lilipatan yung bagong tanong, may infect ang ugat. May contamination po ang tubig niya. Medyo sensitive po eh. Yan na. Kailangan malinis lahat ng bagong po. Walang contamination. Walang contact ng ano, solution lang, tsaka lahat ng ano nyo, malinis. Para kang magbibigay ng gata sa baby, kasi baby pa ililipat natin. Yan pa, o, almost up na. Walang pa po siya. Tinangan natin sa dulo. Okay. Titimpla po ulit tayo. Ginamit natin doon sa... Okay, tama, level nga o. Pareho sa ano. Ito po yung ano, talagang kape. Ano, meron siyang iwa sa gilid. Ayan. Nakabuta sa ilalim. Ito po yung 16 liters. Water. Ayan. Ganun lang po kasi yung na-mix na. Okay. Fight. Ayan na. Mag-mix na tayo ng... Ito po yan, no? Ha? Para ano nyo, yan. Ulitin po natin. Napakita na po dati, pero dahil nga ang setup na bago. 12 liters. So, lagyan lang tayo na lang kasi kulang lang tayo kanina. 30. Okay. 30 liters na. Ito po yan. Snap A. Nutrient solution. Okay? Oh, yan. Kasi dito na po ako nabiyasa sa snap solution para hindi mahirap magtimpla. Kasi yung iba kasi, medyo pag senior na nakakapagod na kasi yung ano, maraming ano, snap B. Toto is snap B. Oh, yan o, snap B nutrient solution. Yan po, mixture yan. Okay. Yan. Kung gusto nyo po nalagyan ng booster, pwede kang gumawa ng booster. Pang ano na po yan. Kahit so, anytime naman pwede yung lagyan. Okay, dadagdagan na po natin to. Up. Nadagdag na. Para umabot sa ilalim ng styrofoam. Styrofoam para umabot. So, para umabot po rito. Yan, dyan. Yan yung marka na yan. Yan yung ano, tubig to sa styrofoam. Yan. Mission natin pag nabasa na. Oh, malapit na. Isa na lang. Okay, yan na. Oh, yan na. Okay. So, dito ko pa natin,
Oh, yun na, oh, basa na siya. Oh, yan, tumutulo na. Ay, wait. Kunin po natin ang ating bigo. Yan, teka muna. Kunin natin yung bini. Yan po, naibini muna dito. Wait. Ito, na nagbini muna rito. 7 days? 7, 15, 14. Pagkatapos ng 7 days, nilipat dito. Ngayon, mapupersa na tayo kasi pumuputok na yung permanent. Tapos, lalagay na po dun sa bagong hydroponic setup. Okay, come on, come on. Yan na po. Lilipat na po yan. Yan po, may mga permanent. 14 days na po ito eh. May permanent na sila. Ito po mga nauna yan. Ah, nauna to. Ito. Ano pa niya? Ano na yan? Medyo malapit na siya pakinabangan. Medyo... Ano? Ito po tatanggalin na to. Ito. Kasi yan po yung natira ng mga nakaraan. Yan na. Oh, yan. Yan ang pag-set up po niyan. Putok na yung permanent kasi nababaluktok doon dahil sa wala pong ano ang lupa niya nilagay dyan? Kokopit, hindi lupa. Kokopit. Kokopit po. Ito. Yan o. Oh. Kokopit po yan. Hindi lupa. Ang bili po niyan is 170 per sack. 170 pick up per yun, sack. Pick up. Ikaw ang kukuha yan po. Kita nyo naman. Oh. Marami naman po yan sa mga... Na, sumasayad na yung ilalim o. Oh. Ayan. Yes, no? Pinipili lang po yung mga pumutok na. Kasi yung hindi pa po, ay baka mamatay lang. Na-expose na po siya sa araw. Ito parang kulang ng konti pa. Dapat pala ganun. Yun. Yun na po. Hindi, maano yung ano, mataas yung bahas. Ayun, ayos na. Tatlo. 3 more to go. Yan po, after 1 week, makikita natin difference yan. Itong katabi po niya, yan yung mga 1 week pechay na. Yan, pechay yan. Ito, ang eton. Ayan. Lettuce po yan, lettuce. So yan, kung siya, ito ahead po ito eh. Ahead yan, yan, yan. Ito. Yun, mga ano po yun, ahead ng 1 week. Ito, pechay. Pwede po kayo magtanim kahit ano rito. Basta lipi. Pechay, ano pa yun? Mustasa. Mustasa. Malusog po rito yun. Na-try na namin yung mustasa, lalapad ng dahon. Ayun, nakikita nyo naman itong pechay. Oh. Oh, yung pechay po ito, oh. Laguna. Oh. Yan, oh. Oh. Yan, pechay po yan. Ito, 1 week na to. Ito, 3 days. Yan. At ngayon, ang bago nating lettuce. Yun, bago. Yan na lang po ang ano, hydroponic planting. Mabusisi. Pero, may pakinabang sa lulo. Ito po, patanggal na to. Ito, pinagano lang namin. Baka, bukas makalawa, papalitan na rin po ito. Ano, may patay. Minsan kasi po, pag hindi pa ano, yung binhi, na mamatay din siya kapag hindi pa matured. Walang araw, kaya tayo. Ayun, oh, sa linggo na makulimlim, dapat ito blooming na ito. Ay, kaso wala eh, wala araw, sa linggo na. Kaya tingnan nyo, parang hindi tayo satisfied dito, parang bolting. Kasi po, laging may low pressure ngayon eh. May bagyo pa. Kaya medyo masama ang tubo niya, no? Pati nga itong ating kokonan ng bini, tingnan nyo nangyayari, walang araw. Hindi tayo makikinabang ng bini nito kasi madaling itanim po ang bini. Hindi ka na mag-iisip na hindi mag-germinate. Mabilis po mag-germinate yung dito galing. Sa ano? Kaya nagpapabinhi kami, yun, no? May bini, may ano na yun, magbubuto na po yan. Bulaklak ng ano.
kasi subok na namin yung ano, yung ikaw ang nag ano, nagtanim. So, nag-harvest ng buto. Mabilis ang mag ano, mag-pop. Oo. Hindi yan tulad nung kadalasan. May mga ano po yan. May mga supply kasi. May mga ano na yan. May supply yung bumibili. May yan sa 1,000 mo. Yung 500. Sa palaran, walang laman. medyo kung mabuhay siya, okay lang. Kung hindi naman, okay din. Pero kailangan lang makakarap. Ito pong bago natin. After 1 week, makikita na natin kung succeed. Pero ano po ito, 80% malulusog yung mga nabuhay. 80% po rito, sigurado na mabubuhay. Ito po, susunod natin dito kasi baka kapusin tayo ng PVC5. Ito pa po, tataniman yan. Marami pa po tayong punla. Yan ang setting yan. Nakikita ko po sa inyo yung pagbubutas nito. Ito po. Opo, may sarili po ito kasi mahirap po na pumuputok to pag hindi tama pagbubutas eh. Tingnan nyo, hindi pumapasok yung ano, styrofoam. Diba? Kailangan po iisang ano niya. Kasi pag pumasok to, wala na. Ano? Yan o. Oo. Diba? Hindi na natin may papakita yung ano sa kanila. Ganito po ito. Ayan o, ano yan, DIY. Ito po DIY, lata ng sardinas. Kasyang-kasya yung Alaska po, ha? Promotion ng Alaska. Ang ano po nito, ito, nilagyan natin ito. Para handa. Tayo sundutan. Para itutulak mo yung... Itutulak mo yung makukuha mo rito, ganyan po yun, ha? Ikot-ikot lang. Una, pag ganyan mo, puro patras naman. Yun. Kasi, para maganda itong bungad. Yan. Tsaka hindi lulusot yung ano, hindi sasabog tapos, yung style. Tapos, makukuha mo siya dito. Tulak mo lang. Tulak mo lang, tok. Yun. So, uli. Tapos, bigyan mo lang siya distansya para sa pag-blooming niya. Oo, hindi sila... Medyo hindi magdikit-dikit. So, meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5. So, 15. 15, oh. Isang hindi ganyan, 15. Dito, marami yan. Medyo marami-rami ng konti. Plus, konti lang ang tubig. Hindi mas mura naman to. Dito kasi, mas ma-fresh yun. Pero, tipig sa tubig. Tipig sa tubig. Ito kasi... Yung area na sinakop nito, maliit lang. Maliit lang. Ayan, oh. Compact po siya, ayan, oh. Kahilera siya. Pero mga ano lang, mga wala pang 2 feet ang ano, ayan eh. Sa dalawa. Tatlong dangkal lang. Pwede sa ilalim. Ito, alam nga nila. Ito po ang ano, ang dapat sa farming sa rooftop. Kasi wala po kayo space eh. Rooftop farming yan, yan. Pero, ang ano niya, ang weight niya, 2, hindi masyado mabigat. Oh, yan. Hindi no kailangan na maraming lupa na bibigat sa rooftop. Tubig lang. Snap solution lang. Ito mas matubig. Mas magasasas. 20 liters. Pero mura ang ano niya, materials. Ito 17. Ito 17. Ito 20 liters may get. 20 liters, 17 liters, ha? Space, maliit. Space. Okay rin. Pwede rin. Pwede rin. Ito, kasi pahaba. Pati paglilinis dito, medyo kailangan, ano. Mahirap kasi. Ito dito. Madulas to eh. Na, ano, dire-diretso na paglilinis, mabilis. Kaya lang, kung may teknika. Ito kasi, maano. Kung wala kang teknik, yun, mabigat. Tsika lang. Yan, yan po ang set up namin ng set up ng hydroponic planting. Yan po. Next time, iba naman po pakikita namin. Thank you.